Tinaguri ang ugliest woman in the world noong panahon niya. Samahan niyo ko at ikikwento ko sa inyo yan ngayon, mga lords. Noong 1834, ipinanganak ang isang pambihirang babae na pinangalan ng Julia Pastrana, isang Indian-Mexican. Inabandon na siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang itsura. Si Julia ay kinupkop ng gobernador sa Mexico at nagsilbi dito bilang katulong hanggang 1854. Ngunit lumayas din siya dito sa kadahilan ng hindi maganda ang trato sa kanya, hanggang makilala niya sa kanilang lugar ang isang organizer ng circus at kinumbinsi siya nito na sumama sa kanya sa Amerika. Sa panahon na yon, mga lords, ay circus ang pinakasikat na pang-aliw ng mga tao. At sa taon din na yon ay nagsimula si Julia ng kanyang karir sa circus. Ang kanilang pagtatanghal ay umiikot sa buong Amerika at Europe. Napasama siya sa pagtatanghal na kung tawagin ay freak shows. Si Julia ay may taas lamang na 4.5 feet at tumitimbang ng 112 pounds. Pero gusto talagang makita ng mga tao sa kanya ay ang mabuhok niyang itsura. Hindi talaga mukhang normal na tao si Julia, mga lords. Tinawag pa siyang bird woman, baboon lady, at monkey woman. Siya ay nagtataglay ng pambihirang sakit na kung tawagin ay hypertrichosis. Bagamat ganyan ang kanyang itsura, ay napakatalino niyang babae. Magaling siyang kumanta at sumayaw. Nakakapagsalita din siya ng iba't ibang lingwahe, kabilang na ang Spanish at English. Gustong gusto niyang mag-travel, magluto at mag-explore ng mga bagay-bagay. Lubhang nakilala si Julia sa Europe. Sa katunayan ay bumida pa siya sa isang stage play na ang kwento ay hango din sa buhay niya noong 1857 sa Germany. Hanggang sa pinakasalan siya ni Theodore Lent, ang kanyang manager. Ngunit kaya lang siya pinakasalan nito ay dahil malaki na ang kinikita ni Julia sa mga show at gusto niyang kontrolin ang pera ng babae. Noong 1860 ay nabuntis Julia at sanggol na lalaki ang kanyang iniluwal, na parehas niya din ang kondisyon. Ngunit makalipas ang 2 araw ay namatay din ang sanggol. Dahil nahirapan si Julia sa panganganak ay nagkaroon siya ng post-childbirth fever at nagresulta din ang kanyang kamatayan. Pinapreserve ni Theodore ang bangkay ng kanyang mag-ina at inilagay sa museum para pagkakitaan, hanggang binenta niya ang mag-ina sa Burlington Gallery sa halagang 500 pounds at inabot pa ng mahigit 100 taon bago siya nailagak sa kanyang huling hantungan, kung saan siya ipinanganak. Taong 2015 ay nabigyan ng maayos na libing si Julia sa kanyang sinilangan sa Mexico. At yan ang masalimuot pero may kulay na kwento ng buhay ni Julia Pastrana. Mag-comment lang sa baba, mga lords, kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Mag-like, share, and subscribe na din kayo sa aking channel. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video at maraming salamat.